perfect Christmas. Nako, mga kasama, 98 days na lang. 98 days na lang nakulat si boss ito, si Engineer. Hi, Engineer. Christmas na, no? Engineer Abogado, my idol. Ha? Kayo, oh. Actually, yung pangalan nyo, Engineer Abogado, nandun na sa listahan ko. Yung mga magbibigay sa akin. Thank you in advance, bossing. Ay, kay Engineer Abogado. My good buddy. Mamaya. Mamaya. Pati si Daddy Pal. Anyway, mga kasama, 98 days na lang na ko. Napakalapit na ho ng Pasko. Kaya sa ating mga bagong bayani, especially yung mga may balagong magbakasyon, umuwi ngayong Pasko. Siguro ngayon pa lang ayusin na ninyo ang inyong mga dokumento dahil ang daming mga kasama natin nagre-reklamo. Isa sa mga nahihirapan daw sila doon sa pagkuha ng EOC, tama ba ako, Larry, no? Yung ito ay para sa nang sa ganon, malalaman po ng ating embahada, sila po ay uuwi lamang para magbakasyon at hindi pa po tapos yung kanilang kontrata at sila ay babalik pa rin doon sa mga bansa na kanila pong pinagtatrabahuan. So, nako, pag ganito mga panahon, seksika na daw po sa embahada natin at kumukuha ng EOC. Yun din ang hiling ng ng mga OFW natin na kung po pwede, no, ipahin daw yung sistema. Ewan ko kung anong sistema na gusto nilang mangyari. But, siguro, meron ding mga paraan, no, na inihahanda po ng POE especially patungkol rito. Pero sa mga flights, ay nako, ganun din ang sitwasyon. Fully booked na daw lahat. Yung biyahe para sa mga OFWs na gusto magbakasyon ngayong Pasko. Dito ng ating traffic in person hero, ang ating partner. Hi, Yusek. Hello. Christmas na, oh. Oo nga. At alam mo, yung 98 days na lang. Yung mga tuktok, yung mga malls, pati yung mga advertisements ngayon. Oo, may mga ano na. Yun na ang tema. Christmas na yung theme ng kanilang mga advertisement. May mga ano nga, may mga nagbebenta na nga ng mga palamuti. Oo nga, Christmas, yung DTI nga nagpalabas na ng ano to, advisory. Doon mo malalaman pag malapit na ano, pag meron ng warning, yung mga peking lights. Mga peking Christmas lights. Ay nako, alam mo partner, ka yung interview natin kahapon kay VP Binay, ay talaga namang kung hihimay-himayin mo, marami ka rin matutuklasan. Ano? At kahit nag-overtime tayo, kasi inaano ko nire-review ko yung mga punto na sinabi ni VP Binay. Ni VP Binay, at maraming nagsta-stand out, ano? Katulad yun ngang, bakit tumatagal nga ng umabot ng, ngayon, pang 10 araw na. Ng ganito, at saka yung sinabi nga niya na si Chairman Miswari, in favor naman ng peaceful settlement, yun lang nga, hindi talaga magkatugma dun sa terms, ano? Yun yung sinasabi ni Vice President Binay kahapon, na hindi kasi pumayag din si Pangulo. Dahil may mga kondisyones nga, si Chairman, na hindi kaano kay Presidente. Hindi sinangayunan ng Pangulo. At hindi na sinabi sa atin kung ano man Kung ano yung gustong mangyari ni Chairman Nurmiswari. Pero isa sa mga partner ngayon, sa mga issues din, tungkol dun sa pagsuko ng kagabi. Una, lumabas yung balita na tinukot si City hostage Police Director. In hostage. Hindi naman daw. Pagdating ng 6:30 ng gabi, may pumutok na balita, sabi pinalaya na. Nung yun nga lumantad na si Senior Superintendent Chiquito Malayo. Sinabi niya na, nako, hindi ako hinostage. Kung hindi, pumayag sila na pumunta ako doon sa lugar nila na kung saan sila nagtatago. At, ayun,
nakipagsundo ako sa kanila na kung pwedeng sumuko na kayo. Ano ba gusto niyong mangyari? Meron ba kayong kahilingan? Sumang-ayon naman ako. Kaya, itong... Sumama sila. Sumama sila. So ngayon, may mga lumalabas na picture sa social networking. Abay, naku, nakipagkamayan pa si Secretary Marohas dito sa mga sumuko. Mm. O alam mo, kinukumpara partner yung sitwasyon ng mga sundalo, yung mga sundalo, ano-ano na lang ang kinakain dahil nandoon sa battleground. Pero itong mga sumuko, nandoon sa magandang lugar. Yung iba'y ngumingiti pa, nagtatawanan pa. So sinasabi, unfair. Pero hindi natin alam kung ano talaga, partner, no? Hindi naman natin pwedeng husgahan kagad kung ano yung, kung paano yung treatment sa kanila. Pero sinasabi, bakit ganun? Ayun na nga. No. Kaya tuloy ang tanong ng parang taumpayan. Kahit anong gawin, ano? Ang tanong ng taumpayan. Ano ba? Ano bang gagawin ngayon dito sa mga sumuko? Kakikukulong ba? Paparusahan pa sila? Pinag-aaralan na raw ng DOJ. Pauwi na lang sa kanilang probinsya. Ay, umuwi na kayo. Sige na. Huwag na kayong manggulo dito. Sige na, malaya na kayong pwedeng umuwi. At paano naman yung ano? Ito pa, dagdag na tanong dyan. Paano naman yung mga sumuko o nahuli, pero ang sinasabi naman kami naloko din. Hindi naman namin alam na ganito ang kapupuntahan nito. Yun ang dinadahilin nila. Oo, naipit na lang din daw sila. Meron nga daw tumanggap ng 10,000 dahil sinasabi, sasama, ano lang kayo, samahan nyo lang kami sa gagawin nating peace rally. So, ibig sabihin, parang wala silang idea na ganun ang mangyayari pagdating nila sa Sampuanga. Magkasasabag sila sa pagbakan. Diba? Anyway, abangan po natin at dagdagan natin yung mga panalangin natin kasi hindi pa tapos. Kasi so far sa ngayon, ang iniisip ng mga Sampuangueños at maging yung mga taga Metro Manila dahil sinusubaybayan nila din, partner, diba, yung insidente dyan sa Sampuanga, yung mga sitwasyon. Parang ano ba yan? Scripted o? Dahil, yan lang pala yung yung magiging solusyon. Correct. Pwede man palang kausapin ni City Police Director Chiquito Malayo. Well, iba-ibang grupo kasi rin yan, ano? Kaya nga. Teka muna, ha? Totoo ito. Ito ay kinukumpirma ko na darating si Don Don Lanusa. In fact, by this time siguro nakaalis na yun ng Saudi. So, bukas ang dating dito sa Pilipinas. Yan ay ayon sa aking mga pupwit. Ano na yan, partner? Abangan na lang po. Mukhang may special arrangement sila sa isang network. Oo. Dahil kahapon, sabi ni BP Pinay, sa pinayam sa kanya dito sa programa, wala pang schedule kung kailan. Dahil mayroon ngang mga proseso na mga na kailangan ayusin. Sa tingin ko, nag-iingat lang si BP. Pero, kanina, meron akong kausap na reliable source at yun nga ang sabi na bukas o basta this week. Okay, pero so, malamang bukas. Abangan natin yan, no? Abangan na lang. Pero let's give him the privacy that he deserves. Ano? Hindi naman ito celebrity na uuwi. Kailangan din yan magpahinga, kailangan din yan kailangan niya ng time sa pamilya niya. Dahil sa kanyang pinagdaanan dun sa kulungan. Correct. Diba? Hello kay Axe Apollo. Hello daw. Hi, Axe Apollo. Thank you very at much. At si Carrollton din. Hi, hello, Carrollton sa Israel. Kamusta dyan ngayon sa Israel? Medyo umupahing sa Syria, no? Oo nga eh. Sana naman tuloy-tuloy na to. Diba dahil kawawa din yung mga magpapasko pa na naman, diba, partner? Kailangan din nila ng kahit papano, diba? Ng hanap buhay. Kung medyo hindi maganda yung sitwasyon, pati sila apektado rin. Okay, 117 na magandang hapon mga kasama. Ulitin lang ko namin yung mga numero na pwede ninyong tawagan para sa tulong sa inyong pamilya na nasa abroad ngayon. 8822371, 8822374, 8822376, at 8822378. Ano yun? Yung balita kahapon, may isang nurse pala sa Saudi partner na natigog dahil sa
coronavirus. Correct. Kaya pinag-iingatan din yung mga kasama na, o pinag-iingat din yung mga kasama natin dyan sa Saudi, tungkol dito sa nasabing sakit. Oo nga. Pero di ba August 19 pa daw ba? Tama ba? August 19 pag namatay itong Filipina nurse. Hindi ko alam. Oo, yun ang sinasabi ng DFA. Alam ko lang namatay nga doon dahil doon sa kakaibang virus na yun na parang ano daw eh, parang kamag-anak ng SARS yung virus na yun. Eh ngayon kasi kung ano-ano yung lumalabas ngayon ng mga sakit eh. Kaya ingat to tayo. Ano yung isa yung chini, ano ba yun? Chini? Chikungunya. Oh, yun. Yun ba yun? O parang dengue din eh. Anong pangalan? Chikungunya. Chikungunya. Ano lang parang nakakatakot, no? Eh, yung chikungunya, parang dengue din daw ito. Yung coronavirus, parang SARS. Yung sintomas niya, nilalagnat, so, ano to, sumasakit yung mga kasukasuan, yung mga joints mo, parang ganon. Pero mas matindi. Chikungunya. Matindi to sa SARS. Tapos ang hirap spelling, no? Ba't di na lang, di ba noon, lagnat, sipon, ito mga masyadong namang exotic mo. Kasi nag-level up na rin yung virus. Ang alam ko noon, chikanini. Iba din yun. Ay, iba yun. Sakit ba yun? Hindi yun. Si Larry, tanungin mo mama. Eh, Larry, ano ni Larry kung ano yun? Bakit si Larry na naman ang inaano mo? Hindi, wala lang. Hindi na lang kung diwayway. Wala lang yan. So, chikungunya. Ang dami kasi alam ni Larry. Kaya... Coronavirus. Coronavirus. Pero ingat-ingat sa mga kababayan natin dyan po sa Middle East, particular sa Saudi, dahil, di ba, meron pa rin namin na rin. Meron ba tayong eksperto dyan sa coronavirus? Subukan kaya natin. Covered din kayo ng PhilHealth? Ewan ko lang, partner. Wala akong idea. Kasi so far sa ngayon, wala pang naidatalang kaso eh. Sa dito sa atin, no? Pa, pero yung chikung... Mayroon na. Marami na ngang namatay sa mga probinsya. Talaga? Kasi parang ano, nakukuha din ito sa labor. Naalala mo si ano, yung nag-testify laban sa driver ni Labat Musa? Oo. Meron daw siyang chikungunya. Ah. Hawa-hawa sila. Saan nakuha niya? Ha? Itong sakit. Saan nakuha niya? Ano ba yung viral ba yun? Not necessary. Kasi sinasabi ng DOH, galing daw din ito sa kagat ng lamok eh. Kaya parang dengue din, baka partner. Pwedeng ano, baka pwedeng may ma-interview tayong doktor. Correct. O taga DOH. Subukan kaya natin tawagan Larry. Larry! Yusek Herbosa ng Department of Health. Ayun, okay daw. Pumayag ah? Oo. Kaagad-agad. Ah, talaga? Malakas ka pala kay Larry. Si Larry ibang klase. Hindi, si Larry talaga ibang klase yan. Ganon kabilis yan kung umaksyon si Larry. Alright, subukan natin ano ito mamaya. In love kasi eh. Tama. Ganun ba? Yan ba yung epekto sa mga taong full of love? Ha? Oh, really? Yes. Hindi ko pa yan na ano ito, naranasan. Ha? Usos! Nag-drama. Nag-drama. If I know. Change topic. Alright. Well, subukan natin, partner, tawagan si Yusek Herbosa ng Department of Health. Nang sa ganun, pwede natin pag-usapan tungkol dito sa coronavirus. Gaano nga ba ito kadelikado? At bakit sa Middle East lang? Yun doon ang ano to tanong ko, partner eh. Di ba bakit sa Saudi lang? Alright, nandyan na. Ang Undersecretary... Napalagay lang online eh. Ah, ayan. Ayun. Talaga naman ako. Si Yusek Teodoro Herbosa, mga kasama ng Department of Health. Partner? Hello, Yusek! Hello, Susan. Hello sa iyong mga tagapakinig. Magandang hapon, Yusek. Kasama po. Yan, si Kuya Rod. Yusek, ang ganda pala ng boses mo sa ano? Sa ere? Magandang hapon, salamat. Magandang hapon, Kuya Rod. Parang, pwede ding maging announcer si Yusek. Actually, nakasama na namin si Yusek sa Radyo Musa Nutrisyon, Yusek. Ah, talaga? Kasama si Asik Bernie Flores. Correct. Ayun. Yusek, ano ba itong mga nagsisilabasa ng mga sakit ngayon na hindi namin ma-spelling? Literally at figuratively. Yung mga, ano yung... Coronavirus. Chikungunya. Chikungunya. Ano ba yun, Yusek? Alam ko lang kasi lagnat at saka sipon. Ang simpleng pangalan yan eh, SARS virus pa rin. Ito pa rin yung... Yan yung coronavirus, Yusek, yung SARS. Dati, hindi natin alam ang pangalan niya.
Ano yung virus na nagko-cause? Sabi, severe acute respiratory syndrome. So, yun yung dating yung naging pangalan, yung pasyon sa China. Oo nga. Lalala niya yan. Yung SARS. Ngayon, itong February, nag-reappear yung coronavirus. Lumabas po. Na-identify yan nitong February doon sa UK, sa London. Wow, London! Identify nila ay isang tao na nanggaling sa Middle East. Diyan sa Saudi Arabia, sa Jordan yata, at iba pang lugar. So, pinabantayan niya ng World Health Organization at pati ang Pilipinas, tayo. Siyempre, nakabantay tayo. Madami tayong mga kababayan diyan sa Middle East at tuloy-tuloy yung pagdami nung naapektuhan. Pero wala pa namang, Yusek, wala pa namang naitala ang kaso dito sa Pilipinas, dito sa sakit na corona. Meron kaming mga naging suspect yata, pero in negative naman. Pero bakit naging, kumbaga, since February. Bakit in-upgrade yung kanyang ano to, pangalan from SARS, ginawang corona? ang ibig sabihin niya niyang, yung corona is the name of the virus, hindi yung kapangalan ng Chief Justice. Okay. Na nagko-cause ng parang trangkaso, tawag sa kanya yung coronavirus. Yung dating coronavirus as we know it, yung regular, na umaatake sa baga. May acute respiratory syndrome. May matinding pneumonia na ikinamamatay, viral pneumonia, na ikinamamatay ng ating mga pasyente noon. May edad, buntis. Nalang nyo yung SARS ang pinag-warningan natin, yung mga buntis. Itong na-discovering bagong version ng coronavirus, kaya tinawag na MERS coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Iba na siyang variant. Kasi itong mga virus, madali silang mag-mutate at mag-change at yung characteristics. Bakit ho sa Middle East nag-umpisa? Kasi sa Middle East nag-umpisa. Oo. Kaya ang tawag, Middle East Respiratory Syndrome. Yun. Ang kaibahan, pati kidney ngayon na-attack. Naku. So, merong respiratory similar to dati, same symptoms, trangkaso, tapos matinding pneumonia, pabiventilator, tapos serious. Saan ito nakukuha, Yusek? Virus po ang ano, virus. Kasi viral. Cold at saka ano, it's caused by a virus. Ang pangalan nga, yung corona. Yusek, si Gwen po ito, magtatanong lang ako, nandito na ba yan sa atin ngayon? Wala pa ito, partner. Ay, salamat. Kasi may kakilala ako na. Siguro niyo ako tinawagan, may lumabas sa pahayagan ngayong umaga. Yung isang Pinay na namatay nga. Na dinocument na ng ating Department of Foreign Affairs at report naman sa amin, Department of Health. Pero ito ay nag-work sa isang hospital. So, yan ang diyan napapakita na pwede talagang mag-transmit from patient to health worker. Wow. No. Paano yun, Yusek? Marami kasing umuuwi rin galing Saudi, lalo na ngayong Pasko. At marami rin tayong pinapupunta sa Saudi dahil panahon ng Hajj. Opo. Yes. Importante talaga na maintindihan itong mga ating mga kababayan na nagpupunta doon or nandun doon, na talagang sundan yung mga advisory ng I'm sure meron din the Ministry of Health doon all sa pag-prevent sa pagkalat nitong coronavirus. Yung precautions po, pareho din ng precautions natin sa ordinaryong kaso. Frequent hand washing, pag-uubo ka, umuubo ka sa sleeve or elbow at huwag sa kamay. Hindi mo ma-spread yung virus sa doorknob, sa mga elevator buttons, etc. Pero, pag nakipag yung alcohol gel or hand sanitizer, o kaya soap and water, frequent hand washing po ang katapat. Prevention, ang katapat. At kung may sakit at may trangkaso, manatili na po sa bahay. Huwag nang lumabas. Sa eskwelahan at sa mga mall. Hanggang hindi ka pa magaling, magtigil ka na lang sa bahay para hindi natin ikalat yung mga viruses. Singit ko lang na. Go, partner. Ngayon kasi hindi yan tinuturo sa PIDOS. Oo. Yung mga ganyang bagong sakit. Correct. Ano ba
recommendation ng DOH, baka dapat isama yan sa mga pre-departure seminars sa OFW. Hindi natin alam. Lalo na yung pupuntang Middle East. Bansang pupuntahan nila. Kasi nga, as of now, wala pang travel ban. And time na inaano namin, ino-monitor ito, kasi yun yung babantayan namin. Kasi mag-i-issue agad kami ng precaution doon sa either Filipinos traveling to the area na may sakit na nagkaka-outbreak, diba? So as of now, ang World Health Organization, together with other mga departments of health, nag-agree na wala pang need to do a travel ban. Importante dito maintindihan ng kababayan natin na, you know, yung pupunta ng Saudi Arabia, may risk mag-worst coronavirus at nandito. Pero whether pipigilan natin ang mga kababayan natin na magpunta doon, eh hindi pa kailangan. Kasi kung healthy ka at hindi ka naman ang tawag dito, you don't compromise. Yung mahina. Pag malakas yung resistensya. Eh, sakit na. O parang malamang hindi naman ma-survive mo naman yung Pero sir, siguro yung sinabi mo ng mga precautionary measures, pwedeng isama na yun para part ng consciousness na yun ng papaalis na OFW. Oo, dapat. Actually, sa lahat natin, actually, in our day-to-day. Kasi ngayon, panahon din natin ng flu season natin sa Pilipinas. During the rainy season is our flu season. Ngayon tayo nagkakaroon ng maraming trangkaso. May vaccines ba dito, Yusek, na para hindi mahawa yung isang tao? Merong vaccines na... Wala pa. Yung sa MERS coronavirus, wala pa. Wala pa. Pero like itong flu season natin yun, meron tayong flu vaccine. Parang nire-recommend namin yan. Pero yan, usually ginagawa namin April, May. May, June at the later. Bago dumating yung pag-ulan. Kasi sa Philippines, unlike sa northern, sa mga bansa sa US o North America, winter time sila nagkaka-flu season. Oh. Natin, rainy season ang flu season. Correct, oo. Yun ang ano. So, kahit kami ng flu vaccination, every year, pinapalitan po yung mga viruses kasi madaming klaseng virus nagkakos ng flu. So, ang ginagawa dyan, every year, pinipredict ng WHO at mga company kung ano yung mga ilalagay na viruses doon sa vaccine na pwedeng mangyari the following year. So, yun ang ngayon binibenta at pinuproduce and binibigay natin ito sa matatanda, sa mga may sakit na cancer, sa may ano, and everyone who wants to get a flu shot. Yusek, anong bang ano nito, di ba itong bago lang naman itong virus na to? Ano ibig sabihin pag nagkasakit ang tao na dapuan niyan, how do you run through it? You have to just wait it out? Yung gamot pa rin ang gamot ng ubo, pare-pareho pa rin, mag-nebulize ka, or kailangan pumunta ka na sa ospital? At ano yung parang to pwede igamot noon? Normally po, ang isang ordinary flu na infection, you should be over it mga limang araw lang, 4 to 5 days, and nagre-recover na yung katawan natin. In the normal flu, merong mga secondary bacterial infection. Yun yung pagmahina ang katawan at resistensya, nagkakaroon pa ng bacterial pneumonia after. So yun din yung ginabantay natin. Pero dito sa MERS coronavirus, ang usual presentation niya, after a couple of days, nagkukomplika ka agad, na-hospital sila. Kasi hirap sila huminga, ganoon, at very serious talaga yung condition. So paano ginagamot yun, Yusek? Okay. Ang ginagawa namin yan is really na nilalagay sila sa intensive care, tapos binibigyan ng ventilatory support. At ang tinatawag doon, yung supportive care, we assist the patient na mag-recover normally against the virus. Kasi sa viral infection, ang body natin nagpo-produce ng mga antibody. So, eventually, ma-recover, mapapatay lahat ng ating antibodies, yung virus, at mahihinto yung pag-spread at magre-recover tayo. And mayroong time naman, yung virus yung mananalo sa dadapo, sa paga, sa kidney, lalo na kung mahina ang katawan. So, hindi pwedeng gamutin lang yan sa bahay. Pag ganyan ang kanilang sitwasyon, dapat may hospital na. Correct. Oo. Pagka lalo na kung hindi gumagaling,
ako ang advice ko after 5 days, pag masamang-masama pa rin ang pakiramdam, at parang trangkaso lang, hindi lang basta trangkaso na yun. Uh-huh. Dapat na din sa hospital yun. Okay. Alright. So, Yusek, ano yung mga tips na pwede nating ibigay o chikungunya? Oo. Si, gusto rin malaman ni Yusek Toots rito, yung mga sintomas rin daw ng chikungunya. Oh, di ba parang dengue? Parang dengue din ito, Yusek? Correct. Yung chikungunya, parang dengue sintomas, ano? May mga pamumula sa katawan. Fever, yun na, trangkaso, fever, mahina ang katawan. Mm-hmm. Pero ang unique sa chikungunya, masakit yung mga joints. May, may sakit ang katukotuan, parang nagka-arthritis, ganun. So, yun yung unique sa kanya. May rashes din po ba yun? Yeah, may rashes din. Pwedeng magkaroon, pwedeng wala yung chikungunya. Sino po ba nagpapangalan? Parang isa bagyo. Sino po ba nagbigay ng pangalan ng chikungunya? Yung mga nakakadiskubre. Kung sino yung nakadiskubre noong virus na yon, sila yung nag-name niya na sa thesis nung ano. So, yung scientific report. So, yung nakadiskubre po nito, pangalan po niya, chikungunya? Hindi. Yung pangalan niya. Ha? Yung pangalan na yung sakit. Tapos, yun na yung ma-identify nila kung ano yung virus. Yun na yung magiging pangalan. Kasi kung ang nakadiskubre yung Pilipino, ang pangalan ay biglang awa. Kundi yung sakit ay biglang awa din. You know what? Hindi. Ang pogi o sexy, pwede rin ganun pangalan. Tanda. Ikaw, Yusek, ha? Alright, so, Yusek, bago ka namin bitiwan sa air, ano, ano po yung ibibigay ninyong tips, especially sa ating mga OFW sa Middle East na nakikinig ngayon sa ating programa, para nang sa ganon, eh, hindi po si, maiwasan nila magkaroon ng ganitong sakit, particular yung coronavirus. Correct, ayan, maganda yung katanungan na yan. So, importante sa ating mga kababayan na maging aware, unang-una aware, lalo na yung mga nasa lugar, na mayroong coronavirus, yung ating mga kababayan sa Riyadh, sa ibang syudad dyan sa Saudi Arabia. I think ang other reported case countries were Qatar at saka yung, I think also Jordan. Maganda maging informed kasi I'm sure may mga bulletin din ang kanya-kanyang mga bansa na mayroong Ministry of Health na nag-a-advise sa publiko. At sundin po yun kung ano yung mga recommendations. And the recommendations are the same, no? Pag may trangkaso sa bahay na, huwag nang pumasok sa trabaho, frequent hand washing, kumain, eat well, exercise, at saka panatilihin yung healthy lifestyle. Pero hand washing talaga dito sa viral infection. Kasi spread from person to person, handshake, at saka yung pag-ubo. Hygienic method of coughing. So, yung handkerchief din namin nire-recommend yun kasi ilalagay lang dun sa yon. Uh-huh. Ang gusto natin, tissue para itatapon na. Tapos, yung mask. The tissue, ubo ka dun sa elbow mo. Yung parang pinatakpunin mo sa walang inner elbow at dun ka umubo. Uh-huh. O, kasi pag sa kamay mo umubo, eh pag kinamayan mo yung kaibigan mo, hinawakan mo siya at kinasa mo rin yung kaibigan sa kanya. Pwede rin sa paa, no? Pwede ba yun? Sa paa ka umubo. Paa, katagali mo pa yung tapas. Pero pwede rin mga ka-prevent yun. Eh sa buhok, di ba pag mahaba yung buhok? Sa buhok? Ganun din. Yusek, may tanong lang ako rin yung itong punto naman ng HIV/AIDS. Meron ba kayo nakikita na tumataas yung bilang ng yung sa mga OFWs na nagkakaroon ng HIV/AIDS? Actually, tumataas din pero hindi as alarming as yung dalawang focus group namin, ano? Meron kaming 2 cases of yung risk population, yung mga madalas malakas tumaas, no? Meron kami yung IV drug users at saka yung men having sex with men. Yung ang nagko-contribute sa pag-increase ng numbers ng HIV sa Pilipinas ngayon. At may programa na kami kasi nakatutok naman yan sa dalawang metropolitan area. Uh-huh. Metropolitan Cebu at Metropolitan Manila. So, hindi naman ano ha, kasi minsan, alam ko merong isang lawmaker na yun ang paborito eh,
nag-i-issue siya ng statistics tungkol sa HIV/AIDS na involving OFWs. Hindi naman alarming pala. Meron pa rin, oh, pero hindi yun yung nagko-contribute sa increase. Ayun. Pangatlo, ano siya, hindi, nakita ko na yung numbers, hindi siya ganun kadami. Ayun. Okay, Yusek, may announcement from DOH? Wala naman, ano, so ganun pa rin, stay healthy, ano, fit, exercise, kumain ng tama, huwag mag-unrive. Department of Agriculture, de, kasi obesity naman ang labas doon. Ayun, tama nga. Aba, at magkakaroon ng diabetes, heart attack. So, kami in cooperation with Secretary Alcalad at sa pabawasan yung unrewrite. So, yun sa sumasayaw ka rin? Ayun sana nga, yun sana itatanong ko. Dahil yun din ang inaabangan ko partner eh. Si Yusek, pag sasayaw? Sasayaw. Alam nyo, sumasayaw ako, 50 pounds ago. teenager pa. Pero ngayon, naiba na ho yung center of gravity ko. Okay. Alright. Nako. Yusek, maraming salamat. Masarap kausap si Yusek, no? Sige, Yusek. Susan, maraming salamat, Rod. Opo, stay healthy. You. At kasama din natin si Attorney Gwen Pimentel. Thank you, Yusek. Thank you. God bless. Thank you very much. Si Ate Gwen, alam mo ba ang dancing queen to? Hoy. Magaling sumayo si Ate Gwen, ha? Oo. Yan na nga ba. Sige, I will not comment on that. Anong klaseng? Anong sumba ba yun? Oo. Tango? Sila ng kanyang darling. Sample daw, sample. Partner, sa part, kung sa sasabihin mo 80s tayo, edi ang anong bang famous sayaw nung araw? Diba swing? Yun lang enjoy ko tayo ng yung swing. Yung mga din ng VST. Ayan ba yan? Ayan ako. Hotdogs. Tawa ng tawa si Larry King kasi alam na alam niya to eh. 80s. Ako 90s na ako. Yuhu! Napanood mo yung, ano, yung sa cheerleaders, yung UAAP, yung nahagis-hagis yun. Ganun si Ate Gwen. Uy, nahagis. Pati yung pagtutunod sa katawan, di ba? Yung legs mo napupunta sa ulo mo. Baka maniwala mga tao, ha? Tapos may ano pa, sabay kain ng apoy, di ba? Pagbuga ng apoy. Ay, si Larry King. Ay, si Larry daw yan. Hirap yun, ha? Sabi ni Ax Apollo, sana daw pwedeng ma-impeach ang coronavirus. Wala lang. Okay. Sana nga. Ito, partner, from 3369, good PM po, Kuya Rod, Attorney Gwen, at Yusek Dudes. Ang asawa ko po ay nasa Qatar. May trangkaso po siya ngayon. Nag-aalala po ako sa kanya, baka kung ano nang mangyayari sa kanya. May trangkaso. Well, at least Qatar. Meron siyang mga narinig kay Yusek. Ano, siguro pwede niya sabihin sa asawa niya, i-observe. Mm-hmm. Kasi kung 5 days na meron pa rin, punta na siya sa ospital. Tama. Or I think even ano eh, siguro mga 3-4 days. Mm-hmm. Kung sa tingin mo, hindi bumababa. At saka, yung symptoms sa partner, yung, ano ba yun, yung bronchitis, yung masama ang ubo mo, hirap kang huminga, napupunta ka na sa ospital. Yan ang advice ni Yusek, Teodoro Herbosa. Good PM po, kuya at mga moms. Ito na ba yung radio station for OFW? Tama. Ito ka. Hello! Kumusta? Yes. Kumusta? Ito na. Salamat sa pakikinig. Good PM po mga idol. Sabihin nyo kay Commissioner, huwag i-postpone ang SK election sapagkat lalong mangurakot ang mga SK. Ang iba ay walang ginagawa kahit sa Municipal SK Federation. Aba. Yun naman ang... Wala na, di ba? Postpone na talaga. Postpone na. Pero yan na nga, is it lang postponement or maybe they are going to come up yung review? Baka to abolish. Yung ganun, ano? Kasi, alam mo, sometimes tama yung observation. Ano pang ginagawa ng mga ibang SK, di ba? Kung hindi naman siguro sumusunod pero lang si elders. Yung sa akin... Sa, parang kay Kapitan nila. Unfortunately yun, alam mo, bakit para na? Sa akin ha, kasi kung maayos sana yung management at yung paglatag ng mga proyekto,
Ang laking bagay sa involvement ng kabataan. Hindi partner, pero kung i-abolish man nilang SK, dapat hindi nila i-abolish ang youth representation. Sa council. Dapat meron. Hindi pwede. Dapat may boses ang... Pero paano nila gagawin yun? Siguro partner, ano, isang regular member dapat. Kung baga parang kagawad. Kagawad. Kagawad for the youth. Parang ganun. Sectoral representative. Yes. In effect. Ano mangyari? Maganda yung balita ni Grace Mariano, ha? Pag-control sa Senate media, pinalagan. Sino naman nagko-control sa Senate media? Alamin natin yan. Alamin natin mamaya. 1:43 ng magandang hapon, mga kasama. Magbabalik po ang Bantay OFW Nationwide. Sumbu!